auto-dropship in Shopee na walang on-hand item pero hindi mo alam kung paano gawin, panoorin po ninyo ang video na ito dahil ito po ay para sa inyo. Ako po ay isang Shopee dropshipper. Wala po akong on-hand item at maliit lang po ang aking puhunan. Kung napanood po ninyo ang part A ng video na ito na may title po na How to Dropship in Shopee without on-hand item, online seller na walang on-hand item. Kung bago po kayo sa aking channel, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo sa susunod ko pong mga video. Okay, kung nakapag-decide na po kayo kung ano yung category na ibebenta nyo sa Shopee at nakahanap na kayo ng inyong legit na supplier, then congratulations po and good job. Dahil hindi po madaling mag-decide kung anong category ang ibebenta nyo at hindi din po madaling maghanap ng legit na supplier. So next nyo po na nagagawin ay i-set up yung address. Itong address ay palagi ito at paulit-ulit na tinatanong sa aking FB page, no? Okay, uulitin ko dito guys, ang pick up address at ang return address, ang ilalagay po na address dyan ay address po ng inyong supplier. At yung default address naman ang ilalagay nyo ay yung residence address ninyo talaga. Halimbawa, ako ay nakatira sa Leyte. So, ang aking default address ay sa Leyte. Pero ang aking return address at pick up address ay address ng aking supplier na nasa Bulacan. Yes po, nasa Bulacan po ang supplier ko at ako po ay nasa Leyte. Okay, maraming nagtatanong kung pwede ba daw na marami ang supplier o kailangan ba daw na isa lang ang supplier. Kapag ang setup po ng store natin ay pick up, ibig sabihin isa lang talaga ang supplier kasi wala pong additional na pick up address doon sa system ni Shopee. Isa lang yung naka-default na pick up address. Now, pwede bang mag-multiple supplier? Pwede po mag-multiple supplier. Yun nga po, medyo hassle at matrabaho po ang multiple supplier. Pero po, kapag ikaw na dropshipper, ikaw na reseller, ay malapit ka lang sa address ng iyong supplier, ng inyong mga supplier. Halimbawa, kayo ay nasa malapit lang sa Baclaran or kayo ay nakatira malapit lang sa Divisoria, pwede kayong mag-set ng multiple supplier doon sa Shopee. Bali, ang gagawin nyo lang po, doon sa return address at pick up address, address po ninyo yung sa inyong address po ang ilagay po ninyo. Kapag may order, wag na wag po kayong mag-arrange ng shipment na pick up. Ang gagawin po ninyo ay drop. Ibig sabihin, ikaw o si supplier mo ang pupunta sa branch o sa courier at i-drop yung item. Okay, abangan nyo po guys dahil sa susunod na video, i-explain ko pa po ng mabuti kung paano yung multiple supplier at paano ang kalakaran dyan. RTS, okay, return to sender. Kapag merong order na return to sender or kinanceled ni buyer pag oras na ng delivery, hindi tinanggap ni buyer, kinansil niya, huwag po kayong ma-problema po dyan. Dahil yung item ay babalik naman po yan doon sa inyong supplier. Kaya nga po, ulit-ulit kong sinasabi, ang address ng pick-up address at ang return address ay iisa. Parehong address ng supplier. Pag
para po kapag ka merong return to sender, ibabalik po siya doon sa inyong supplier. So, matatanggap siya ulit ng inyong supplier. Okay? Ang bayad naman po, kapag na-receive na ni buyer, yung bayad naman po ni buyer ay papasok naman po sa ating Shopee wallet. And from our Shopee wallet, tayo na po ang mag-withdraw o i-transfer sa ating nakalink na bank account. Sa akin po, every Tuesday po kasi yung schedule na withdrawer ni Shopee. Every Tuesday, either manual or automatic withdraw. Every Tuesday po talaga yan. Pero Tuesday night, papasok naman po yan eh. Ilang beses ko na po, papasok naman po siya pagdating ng gabi. So, walang problema po sa bayad, papasok naman po yan. And then, category. Okay, yun, may nahanap na kayo ng category. Paano mag-decide ng category? Kung ano po yung hilig ninyo? Kung ano po yung kinahihiligan nyo? So, doon po kayo mag-focus. Ako po, ang hilig ko po talaga ay mga fashion jewelry, makatulad nito. So, dahil mahilig ako sa fashion jewelry, so yun ang naging category ng aking store. Mga stainless, Thailand gold, Bangkok, earrings, bracelet, necklace, mga ganoon po. Now, may nagtatanong po, yung sa cancelled orders, yung cancelled. Iwasan po ninyo na mag-cancel kayo ng mga order. Yung kayo talaga mismo ang mag-cancel. Kasi pag marami kayong cancellation, magkakaroon ng penalty point ang store nyo. So, pag magkaroon kayo ng tatlong penalty point na sunod-sunod sa isang quarter, masuspend po ang Shopee store. Katulad po sa akin, isang quarter, first quarter ng nitong taon nito, nagkaroon ako ng mga cancellation. Marami akong cancellation kasi una, yung warehouse ng supplier, hindi pa siya nag-resume. So, wala pang mga drop. Wala pang, padala. Hindi pa sila pwede magpapadala sa mga courier. Eh, maraming po mapasok na order sa akin. So, no choice ako kundi i-cancel. Tapos, merong iba din na nag-order na buyer, hindi COD yung pinipili nila kundi pay first, nagbabayad sila gamit yung Shopee Pay nila or debit cards or credit cards nila. So kapag ka kasi busy yung supplier ko, so sa tingin ko hindi aabot sa pick-up date na binigay ni Shopee system, ni Shopee, kinakancel ko. So, marami akong cancellation ng first quarter ng taong ito. Kaya, nagkaroon ako ng tatlong penalty. So, nasuspend yung store ko. Ang mangyari kasi, kapag nasuspend yung store, hindi masasuggest yung iba na product. Hindi siya masasuggest. At saka, hindi rin tayo pwedeng makapag add list or makapag-add ng product. So, yun po ang mangyayari kapag nasuspend yung store. So, may nagtanong, kapag daw nagkaroon ng penalty point, tinatanong kung ilang araw daw mag-take effective yung suspension. Depende po yan kay Shopee. Kasi yung akin, naka-receive ako ng penalty points. Mga after 3 days, na-suspend na yung yung Shopee store ko. Pero, na-lift up naman agad yung suspension ko after ilang days. May ginawa ako na ninja moves dyan. Okay, ang ginawa ko na ninja move, nag-order ako, nag-self-buy ako sa sarili kong store, of course, gamit yung ibang account. Ito guys ha, mag-ingat kayo ng mabuti dito.
Kapag nag-order kayo sa sarili nyong store, dapat iba na Shopee account ang gamitin nyo. Iba na contact number or iba na po na mobile number at iba na email ad na nakalink sa Shopee account na gagamitin mo mag self-buy doon sa iyong Shopee store. Kasi kapag hindi, nadidetect yan ni Shopee, mababand yung yung Shopee store. Makikita kasi ni Shopee na merong the same off-road na nangyayari sa inyong Shopee store. Kaya ingatan nyo nang mabuti yan, guys, ha. Kung ito yung Shopee store nyo, at dapat may isa kayong Shopee account, different email, iba din yung mobile number. Okay lang kung pareho ang pangalan, eh. Kasi yung mga tao ngayon, halos nagkapare-pareho naman ang pangalan. Basta ibang email address at iba ang mobile number. Hindi magkapareho. Dapat hindi sila magkapareho ng email address at mobile number. Dapat magkaiba. Tapos ito ang o-order dito. Tapos, kapag meron kayong na-receive agad na notification, i-process nyo agad yung order para ma-lift up agad yung suspension. So, ganun yung ninja moves na ginawa ko, na ginawa ko. Kasi dalawang beses na akong na-suspend yung yung account ko. And guys, meron din nagtatanong kung pwede ba daw mag-dropship o mag-online dropshipper sa Shopee na nang walang puhunan. Ang sagot ko po dyan ay depende po yan. Depende po sa supplier o sa agreement ng supplier ninyo. Kapag ang inyong supplier ay pumapayag na saka na kayo magbayad once na papasok na yung payment ni buyer sa inyong Shopee wallet, ayun po, pwede po kayong mag-dropship sa Shopee nang walang puhunan. Kasi walang puhunan yun na ilalabas, di ba? Depende po yan sa supplier. Kung makahanap kayo ng ganong supplier, ayun po, mas maganda po yan at mas mabuti po yan. Kasi wala po kayong ilalabas na puhunan. Just make it sure lang po na kapag ka nagbayad na si buyer sa inyo, kapag ka pumasok na yung payment ni buyer sa inyo, ay magbabayad kayo agad sa inyong supplier. Para po, hindi kayo iiwanan ng supplier nyo. Ayan. Para sa susunod pa na transaction ninyo, papayag pa rin si supplier nyo na saka na kayo magbabayad kapag ka na-receive nyo na yung payment ng inyong mga buyer. Ayan. Okay. So, that's all for today, guys. Thank you so much for watching. And if you're new to my channel, please, kung bago po kayo sa aking channel, huwag po sana ninyong kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo sa susunod ko pong mga video about Shopee dropshipping na walang on-hand item. Mga online seller, mga dropshipper na walang on-hand item. Once again, this is Gloyd Funda, Life Vlog. Bye!